What a beautiful place. Look. See? Nice. Welcome back to my YouTube channel. So I'm here today to show you my first vlog. I hope you like it. Fortunately, so naakod din ang lugar. So I hope na ma-enjoy ninyo. So ako warang ipakita ang view during the pita. So yung pako sa buntag guys kay wapay kay inel. So tumutugunaw pa. Oh, hello sisters. So para sa Japan sa katugunawag Japan sa Bukit Nunon Japan. I'm here at the top hill of Mount Salamayagon. So located na. So ako ang ipakita ang GPS. So ang GPS nga akong mag screenshot dayon. So this location ako dito sa Mount Salamayagon, Barangay Tula, Municipality of Alobihir, Misamis Oriental. So layo gyud siya. Kita ninyo ang view dire. So and dire ang view, so makita niyo ang walk through then muning ang view dire kapita. So as you can see, makita niyo ang sunrise. So okay, so what you can see ako lang ito dulo. So kaninyo makita mo ang Cagayan de Oro City. So kanang ang right side muna ang Lumbia, ang karaan nga airport. So makikita ninyo ang view dito sa Opol, sa El Salvador City, o sa Alubihid. So makikita ninyo ang view. So oh, what? Napadiri guys. Muli ang view sa Bukid Nun. Landmark sa Bukid Nun. Bukid Nun, my home. So early in the morning, so makikita ninyo mo. Makikita ninyo mo ang kacalada sa view. So nice kayo. So muna yung teritoryo sa Olbeyer, ang unahan anana muna ng teritoryo sa Opol. So beautiful. Ako kung i-share akong experience during the pita. So other sides nga so may life dito sa countryside versus dito sa city life. So ako ipakita karon ang country life. So dito sa countryside ako ipakita akong mga experience. So karong adlaw, so mag hiking ako. Ako ra isa solo ba. So nako dito ang pita. It's a very special day. So karon mag hiking, karon mag solo hiking maingon sa barangay Galaw. So at least ang ilang bisak na far distance, so I think 6 kilometers. So muna akong paglayo ng karon sa iyo sa buntag. I hope you like that. Ang tanga ng pinahan mo. So hindi ko mag-drogay. So good na ta sa itong hiking challenge. See ya. But anyway, magsugod na ta sa itong hiking karon. So muna yan mo ang payagig sa akong uncle. So dyan na mo i-parking na mo ang sakyanan. Oh, tara lang. So kapag tugnaw ka daw, freezing point. So sa dito po kung lakaw ako saan po ano kong mga gamit dito eh. Merong hiking bag. Pating dakaw ah. And si Kenfield bag upang napalit. Main inside na. So ano yara guys kung water. Para sa
lang sa uhaw. Uhawon. Pakapusin sa tulad. Dagan. Ay, kanagagubatan sa mga akasores. May ning maniguro na kaysa wala ka. Sus na. So, tara na guys! Let's go! Ito, ako rapit ang isa. Untuwa. Okay, let's walk for a while. So, let's start walking through. It's 5:42 early in the morning. So, so, hindi siya lalim guys. Nagkakasagbot ang dalan. So, nakatay mo dali. Ang bato. Oh, ayan. Ang lubong. Pero, I would like to remind you guys na kung anhimo dali. So, kung naman mo yung dala sa kinan four-wheel drive, so mas importante yung nasa four-wheel drive or what they call 4x4. Okay, so naman exact siguro, so at least makalabang mo aning klaseng dilalana. Grabe ka rough road. So mo aning mo akhirnya dire, so nanag dire yung mga stilingan. So baka pa sila nakatukod sila ng mga palay. Okay. Okay, you see. Very nice view. So kita nyo mo. Again, you can see the Bukidnon landmark. Mount Kitang Lad. So kanyang mga sagingin inyo nakita ko ng certified. Mga so what you have seen. Okay, a lot of banana plantations dilin sa dola sa morning nan lab sa mga silingan dere. So as you have seen, hinamos laging kabutan na niya sa inyong magulang. Let's see, kabutan na may inog kay let's eat some banana. So here I am guys. So nanganap ko sa highway. So kailangan nyong makikita sa likod. Kailangan nalang tingin na sa Mantikaw. So kailangan ka nag about 30 kilometers exact. So you need to take, kung mabahada, it takes only 1 hour. Kasi nalang pero pa kasubida pa about 2 hours exactly. Pero sa mga pick up, sa mga highlights, sa mga klase ng mga sakin ang dalira. So I'm going to Barangay Tula. So palagsong nga siya more about I think 5 or 6 kilometers. So the time is 5:56 in the morning. So dugayan na kita gamay ani. Good morning to you. Good morning to all of you, guys. Let's walk through. Let's take some hiking challenge. Kaya ko. Okay. Take a deep breath. Fresh clean air today. We are. So nata today. So muna ilang mga plantations today. Most commonly ilang mga
plantations today more about mga sweet potato. So sa mga taga-Bisaya, mga they call it kamote. Okay? Na yellow na okay. Sumun, at first in my life nakadalogit ko dito sa mga kamote katika tamis. So okay, gusto nyo mga ina lang they call it Atsal plantations. So beautiful. Okay. This is the Atsal plantations. So green pang mga bunga. So green. Okay. So marami ang field green. Mga balay sa mga nagpuyo dali. Most commonly ilang mga plantations dali mga kamote. Talagag sa nalang mga atsal kaya mo nang tanong mga free chemicals. They're going to organic. So most of the farmers here are going what they call organic na sila dali. Yan. Asalang nagdampo ng mga chemicals. So kanyang mga magpapitin yung bago pa hindi dala daw sa pagpapalim na mga sunod. Ito yun yun. So okay. Here we are guys. Manato sa Mount Salamayag area. O like ka now. So try ka matayo. So good dito pa yung dito. So kita ninyo sa likod ang dala. Pangin dito. What about 3 kilometers. So like siya. So at least enjoy mo siya. Nice. That's it. So let's go. Hi. As what you have seen guys, mga ilang mga kamote productions. No chemicals. Chemical free, organic. Very 100% organic. Okay, let's go. Okay, so mga kamote dito, takas na kayo. Okay. See, beautiful. May sa bukid, may problema. Down sa kamote, wala, sumpaan na. Okay, so. Nice view. Yes, guys, finally, the final the road. So kaning dalanan dira taman ang makaaging sa kinanan. And the rest mga kita aning dalan paingon sa tula about 4 kilometers na. So about 2 kilometers na ito mabaklay. So ano dira mabaklay tag 4 kilometers. So masabasa ang mga dalanan karo lang. So sa kanulan ng dira itong kagapon about last week kagapon. So at least anyway challenge accepted. Okay, last road dere sa kanan. So makagirad dere mga motor, mga tao, mostly mga farmers, mga kabayo, kabaw, o baka. Okay, let's go. Okay, let's go. What you have seen here guys, here nya sa Alubihin. There is ana national as
namanya mengenang lagi dengan airport. About 24 kilometers towards barangay Tanondra. We need to ride a public magsakay ka public ride sa barangay Tula Tanondra. So at least yung mahal lang ang plate, so double ride. Kaya minimum ang exact minimum raman ang makasakay kung tuto sa isik yung rules. Anyway, enjoy mo sa book na buhay direct po. Isa dito ka nga matanggong sa syudad, matangkahan. At least dito rin ako mag-enjoy sa kawang quarantine life sa countryside. Okay, oops. Sorry kayo. Nanakot, lawagan ang kamay. Well, anyway, enjoy masad. Tanlupang dalan. Careful lang kaya grabe kaya dalawag ang dalalanan. Okay po, nakabutas kaya grabe kaya bukat po. Asol po. Sa tatil. Nag-wear na lang ko. Nag-wear na lang ko. Grabe shoes para manan niya. Okay, tafa. So nice. So at least matutunan nyo makita. So muna yung standbayanan. Ang kasog mag-ulan. Mag-ulan na yung kapasilunganan. So doon doon sa mga Falcata. Falcata, okay. Nara, I think so. Nice view. So ang una na makita tayo yung lagindingan area. So Alabihid. So Alabihid, lagindingan, hotel, ito yung mountain. So at least kanina nakita nga kanang mountain, munang Mount Apuhan. So ang likod na nagya po yung hot spring. Magkakabisita mo. So makita nyo sa nahan, muna ang barangay sungay. Interes, muna ang barangay tulad. Muna akong antuan ka roon. Yes, ang pwede mong pag-hype dila dito kayo sa higang sa ulto na naka nagamad na yung kakakuyan niya po. Yan. Ang dalan. Easy, easy. Tanlog ang dalan. Alright! Woohoo! So enjoy! Magdali ka kay lumi natin sa oras. Mag-simpa pa ko! Tapos sin here guys, so dapat guys ang dalan nga dapat ang isa sa mga nga moto-moto nga sa mga riders dito rin. So baba isa nasa mo't basa ulan. Okay, slow but sure. As what you have seen guys, muna na yung area sa barangay Tula, kikita ninyo. Okay, ilang covered, ilang covered court, okay. Okay. So, kita na ninyo. So, daganta, ramada na nito. Let's walk faster. Pwede na sa oras.
Let's run. Ninyo kaya si dagag mga kahoy. Oops, sorry. So, kita ninyo. So, kung tulumi, dagan kag mga sognod, dagag mga lay and day. A lot of trees around here. So, di ka mga problema kung tag-init, tagag-landong, kaka mga kahoy. So fresh. Aku guys, so apa aku kalah tuh? Anyway, enjoy masad. Gubak kayo, so anting-anting lang cinta, anlam kayo. Oops, sorry. So what you have seen, guys? Okay, see that? Okay. Sekarang tidak ada nanghulog ang mga motor. Okay, let's go forward. Kita magdugay. So beautiful. So talagang sa ang beauty. So what you have seen here, guys? Kung compare niyo ang patag ug bakilan, masada ang bakilan. So at least makita niyo ang view sa ubos, sa downhill. Okay. So okay. Look around. So beautiful. Okay, fine. Also, so. Mana gas? Astron. So what you have seen here, so beautiful. Oh, nice. Such a beautiful. So beautiful. Jalan karo ini naik rata dan log. Okay, okay, fast. Naik montag. Okay, one of people. Okay, fine. Okay, guys. Almost there. This here, guys. Tapit na. Tumutakot ay. Itadanlog lang. Sinsan lang kaayo. So, this. Here I am. So here we go, guys. So hapit na tamo, guys. Hapit na tamo kabo. So nananatili ang sign ng isang board. Welcome to Stickers from New York. So we have seen here is love. So here is the billboard. You see there.
akan sejauh selamanya tuh rangkai tola alubih Islam Islam zone 7. So distance we have 2 kilometers and 3 kilometers and 7 kilometers. So the far distance is Lake Danau. But anyway guys, mati tengah muna nag pagukog sa nina at yep, nag-iilis ko kay gabi ka singot at is enjoy mag-Japon at is nalay 1 kilometer distance akong lakon karo nun yun doon na masal sunrise panagbantag. Okay, that's what you have seen here guys. As you can see, so here is the tallest Balite tree. I don't know what's your other English term or English name at this tree. So be so big. I think this tree I think 400 years old maybe. So tall and so big maybe. Okay, so as with you what you have seen in that tree, so big, so it grows so tall. Anyway, since na tayo guys kay medyo danlo kang dalan karon kay kay nag taligsik. So tag-tag na ni pero at least anyway there are lots of banana plantations. Okay, did you see that? Okay. Oh sorry. Okay. So nice. So lots of trees. Banana. Okay. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So at least nakita niyo ako ang first time vlog. So at least kitawag ko to sa solo hiking challenge occasion. Kita na preview ng video akong geyser sa niyo sa yung location. So pasensya kayo guys kay wala ko na yung ang conclusion ato kay na delete akong mga videos due to some storage problems akong nahimo and na-share na ko ang experience. So I hope you enjoy it. The second is would like to give thanks to those who comment and like and view my videos, although tagal ko lang pero at least I try my best. So second part, so akong pong I would like to give thanks to those who support. So I would read this name on my PC. Okay, so sa nagpa-shout out akong i-mention. So Yara first sa nag-comment Sakdari Medel Natangko Ayangkol long time no see. So here's your picture, thanks for your nice comment. Shiny, well his motto is I'm doing good. Oh, hi classmate, long time no see. And the third shout out, Kim Hayabusa Kasinabi, here's bro your suggestion. So thanks for subscribing. And the third part is I would like to give thanks to those who like and view to my videos. First is Charlene May R. Sagon. Ayante, thanks for like and viewing my videos. And the second part is Pearl Angel Restone. So, thanks.
for watching. Actually, it was my first time. I hope you like it. And the third one is Liraka. I don't know. And the next one is. And the next one is Johanna Reliera, I guess. Thanks for viewing my video. If you enjoy it, so don't forget. And the next is tonight is Puerta Anuan. So, hi, thanks. Hope you enjoy it. And the next is I would like to give thanks also to Bisuan Bagiwan. So I hope you enjoy my videos. Thanks for viewing and like my video. And also to Geraldine Magdale. So thanks for viewing my video. I hope you enjoy it. And also I don't forget to regard sa mga tra barangay Tulola sa Kusa Municipality of Alabihid, Misamis Oriental. See you guys. So I hope you, I can go there soon as possible. Siguro Basig punta. Next is Villar Niljoy Ante. Thanks for watching and viewing. Next is Vine D. Gil Hansel. I hope you subscribe also to my channel. Thanks. And also to Iman Tabapa Raston. Hi uncle. Thanks for viewing and watching my video. Hope you like and share it to others. And don't forget to subscribe. Thank you. And next is Miss Judian Maria. Hey. Thanks for watching and like my video. Hope you don't forget to like, share and subscribe. Thanks. Next is Miss Yen Eve Honey Badajoz Alihan. So thanks for viewing my videos and hope you don't forget to like and share and subscribe. Thanks. Next is I would like to thanks Roseline Idradan and Cheta. So thanks for my videos. Hope you like, share it to others. And don't forget to subscribe. Next is Mrs. Luz Riston Magallanes. Hi ma. Thanks for viewing my videos. Hope you like and share it to others. And the final is I'd like to thank Miss Jessel Joy Sabiliano. So thanks. Thanks for viewing my videos. Hope you like and share and subscribe it. And last but not the least, I would like to thank Mr. Garel Dobliano. Hey bro, thanks for viewing my videos. Hope you like it and share it to others. And don't forget to subscribe. I hope you like it and share it to others. And don't forget to subscribe. So thanks. So at least morning guys. This is my final conclusion. Hope you please don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the bell notification when I upload my new videos so that you can update anytime, anywhere you want. So, thank you. Okay, thanks for your support. I hope you share it to others. So, may God bless you. Have a good day. Have a hashtag good vibes.